Okay, before we start, I have posted survey, the Google Form survey. Please click the link in the chat box and answer a few questions in our survey. Then we can proceed with the discussion of our modules. Okay, perhaps we can start now. Now, ang nag-respond ay 13. You are 18 at the moment. Or 19 at the moment. And 13 had responded or 14 had responded to the survey. So, based sa nakikita natin dito, ito yung ano, parang result for part nung course, ano na yung ginagawa natin. So, some of you have not started module 6. There are 10 not yet started yung module 6. A few have started the modules, no, yung module 6. Then, meron ng ano, gumagawa ng chapter 4. Kasi there are 4 chapters in module 6. In module 5, majority are into chapter 4. But meron pa rin hindi gumagawa even on module 5. May isa pa na nasa module 4 pa siguro or medyo ano, ibang module pa yung ginagawa niya. And may advanced tayo about 2. I'm not sure kung tama ito, no? Kasi module 7 is really yung ano na siya, electric fields. And I think ang module 7 ay mas advanced pa doon. Hindi na siya. So may gumagawa, okay? Chapter 1 ng module 7. Okay, let's go back. Tingnan natin ano ba yung mga modules na to para malaman nyo, no? Kasi tingnan natin to. So yung module 6, ang module 5 is on thermodynamics, which is about heat. No? And this is supposed to be studied before nung break natin, October 25 to 29, module 5. So based dito, sa module 5 natin, let me see again the link. So for today, I'll just have an introduction para makapag-start tayo. Then on Friday, we'll have the problem-solving part of these modules. Medyo marami siya yung module 6 na ano chapters. Maraming pag-aaralan dito. But then, I think what I did was to decrease the number of parang items in the problem set to be submitted para yun na lang, yun, doon kayo mag-concentrate doon sa mga problems na yon. But you should still do, no? You should still do the other parang problems. Kasi when we give the exam, yung ibibigay natin assessment exam, some of the items will be based not only on the submitted problem set, but also on the other items found in the student exercises, no? So, yun yung magiging coverage. Kasama siya, some of them, kasama doon sa assessment. Hindi lang yung nasubmit nyo. And so, you still have to work on some of the problems doon sa modules. So, if you have comments, you can type doon sa box bago tayo mag-proceed. Kung may question kayo, please i-type doon sa box or you can raise your hand and then we can discuss this. Okay? So, in terms of clarifications, some of you would want for module 5, no? Yung thermodynamics part, some on chapter 1, start pa lang, no? Chapter 1, and then some on chapter 4. So, yung chapter 1 is concept of heat. Chapter 4 is on
ano to, yung second law of thermodynamics. Kasi di ba yung sa chapter 1, diniscuss lang yung concept ng heat. Now that heat is energy, okay? And actually, it's an internal energy. So when you do work on a body, it's either it can either change the potential energy of the body, the kinetic energy of the body. Those are mechanical energies. And if not, then some of the work done on the object will be parang transferred to the body as internal energy. And one type of internal energy is heat. So heat is a form of energy. Now, itong sa chapter na to, also discuss dito na yung heat mo, which is a form of energy, should also follow the conservation of energy principles. So kung meron kang heat, dapat kung wala ka ng work done outside, then internally, yung heat mo should be yung energy na yun should also be conserved. Yun yung concept. Meaning, if you have two objects, for example, na pinag-mix mo dito, then yung heat loss nung isang body should be the heat gain of the other body kung isolated sila. Yun lang naman yung chapter 1. And also yung zeroth law na kinatawag, yung concept na equilibrium ng temperature kung meron kang mga bodies in contact. So sabi lang doon na kung yung isang body ay in thermal equilibrium with one body, then another body is in thermal equilibrium with the same body, then the two bodies should also be in thermal equilibrium. Yun yung concept na yun. Then, yung sa chapter 2, which is expansion, sinasabi lang yung changes in the properties of the material, no? Kung mag-expand siya when heat is added. And then chapter 3 is the first law. Okay, so the first law, it's really just the conservation of energy. Yung sa two concepts. Okay? And then yung chapter 4 is more detailed discussion on the flow of heat. Kasi kung dito pumapasok yung tinatawag na entropy, wherein it is a measure of the disorder of the system or yung bodies mo, meaning may mga certain flow ng may flow ng the way things are. Hindi pwedeng according to this, laging mag-i-increase yung entropy. Meaning, magiging mas chaotic yung system mo. No? Mas dadami yung possibilities ng mga states as time goes on. So parang sinasabi dito, yung heat flow from hot to cold, kung walang work, although kung iisipin mo, why not the transfer from cold to hot objects, na pwede pa rin naman ma-conserve yung energy as long as na nasunod mo yung heat gained will be equal to the heat lost kung pabalik, no? So without work, then that's not possible kasi magiging mas ordered yung states mo starting from chaotic states. Parang parang sinasabi mo pag naglagay ka ng water sa glass, magiging ice without doing anything on it. No? So hindi nangyayari yon. We see the other way around na kung isolated yung system mo, yung ice magiging water. So mas ordered yung ice kaysa doon sa water. Of course, pag sabihin mo nilagay sa loob ng ref, then bakit nagiging ice? And that's another thing kasi may work done by the refrigerator on the water. May external ka. So that means na the entropy of the water will decrease, but the entropy of the surroundings, meaning the air, the ref, the kitchen, outside, would have an increase in entropy. So yung overall mo, net niya, entropy is increasing. Yung ganon. So yun yung concept ng chapter 4 na diniscuss doon sa modules. Okay. So sa chapter 5, wala na chapter 5, sorry. Doon sa module 6, charges naman on electricity na. Medyo nag-move na tayo to a different parang part of physics. So, may tanong dito, no? May choices ba yung magiging exam? What do you mean by choices?
choices not to take the exam, choices yung multiple choice ba yung items, ganun, or what? May choices yung magiging exam. So understanding ko dito dun sa chat sa akin, nag-direct message is ano siya? Type ng exam. So multiple choice, kalimitan kasi when we have the exam yung online yung sa Moodle, multiple choice yung pinakamabilis na assessment kasi madaling mag-check doon. Pag nagsagot kayo, you'll see already the answer afterwards or ma-check nyo kung tama o mali yung ginawa nyo. So may score na agad. And then yung mga options na ando na, so kung problems yan, then you just solve the problem. Then pag na-solve mo yung problem, you would have with you yung solutions as well as yung sagot. So pipiliin mo na lang doon sa multiple choice yung ano, yung sagot base doon sa ginawa mong solution. Okay, so understanding lang dito is yung hindi ka nang hula doon sa mga choices mo doon sa mga choices mo. Kaya ka nakakuha ng tamang sagot. Ganun lang yung idea. So dapat meron kang solution. Now for the exam, multiple choice din siya pero wala na kayong solution na isasubmit. Okay? Kasi yung may solution yun sa problem set. Kasi required kayong mag-solve ng problems. Then you have to provide the solution. Although sinagutan mo na yung parang yung quiz part nung ano for the submission, you still have to submit the solutions. Okay? Pero doon sa exam, wala na siyang ano solution na isa-submit. Ang understanding ko doon or sana natin is sinolve nyo talaga yung ano yung tanong doon sa exam assessment yun eh. So sinagot nyo na yung sa assessment and then yeah, hindi ka nang hula. Para kasi yung exam na yan ang normal eh, di ba? When you take exams outside, so let's say sa UPCAT dati nang kumuha kayo, kung nakakuha kayo ng UPCAT or ibang exam na kukunin nyo, you just provide the ano the choice, the answer. You are not supposed to send in the solution anymore. Ang assumption ay ginawa nyo talaga siya, hindi siya hinulaan. Of course, pwede ka manghula. Pero yun nga, may risk na mali yung sagot mo. Okay, ganun. So the exam will be next week for the first assessment. No, you may nagtatanong. Ang coverage siguro I can still do or include modules 1 to 3. Okay? Modules 1 to 3 lang yung first assessment, yung sinauna. And para anyway, susunod na week naman is another assessment which will cover 4, 5 and 6. Okay, so yung fluid mechanics will be covered in the second na ano second tawag dito na assessment. Magkasunod naman yun eh, week after. So it really doesn't matter kung mapasama siya dun sa first assessment or second assessment kasi magkasunod na linggo naman yun eh. But for the sake of following the schedule or yung parts nung ano natin, yung sa module natin, yung 1, 2, and 3 would be in the first assessment. 4, 5, and 6, second assessment. And then yung last assessment, kasi tatlo yan eh. Tatlong assessment yan. Ang exam natin, di ba 60% ng grade will come from the, ano, the assessment. Yung tatlong exam natin. Kung matatandaan nyo dito sa ating, ano, dito, ayan, exam, 60% ng final grade mo, 20% each exam. To. So, tatlong exam yan. Ang coverage, siyempre, yung nga, modules 1 to 3 is first assessment, first exam. Tapos, 4 to 6 yung second. 7 to 9 yung third. Yung hanggang module 9 kasi yung ating, ano, yung module 9 yung ating, yung coverage ng ano natin. Kaya tig tatlo. Okay? Then yung prob set which will be again covering almost the same ano siya. The same
topics, no? Yung problem sets. And so 20% din ang grade 'yon. Natin, 20% naman siya ng grade. So lahat naman 'yon, hindi siya for each prob set. Tatlo rin yung prob set eh, halos. Kasi combined na yung susunod na chapters or susunod na modules into one problem set. So yung susunod na problem set nyo supposed to be yung 4, 5, and 6 yung ginagawa. No? Ayan. So magkakaroon tayo ng an additional ano dito for submissions of your problem set 2. Sorry, yeah, problem set 2 kasi yung 1 mo pinaghiwa-hiwalay ko yung una by chapter. Tapos yung sumunod, combine na siya. So kung titingnan niyo doon sa atin na ano sa atin na topic doon sa Moodle, balikan natin, puntahan ko yung Moodle site natin. Ito siya. Yung ano assessment 1 na prob set, iwahiwalay siya. So tatlo yung ginawa nyo dito. Pero yung 4, 5, no, 4 is fluid, 5 thermo, and then 6, yung after reading break charges, itong topic natin ngayon would be another prob set. Sama-sama naman yung 4, 5, and 6. Ayan. So, basta visit nyo lang tong ano palagi. I-visit nyo lang tong site natin for the information. So sa week, tong next week, you should be working on the problem set. Ito siya. Ito yung kasama. So module 4 is chapter 1, chapter 2 na student exercises 3 and 1. Tapos module 5, chapter 1, 2, and 3 na student exercise 2 naman siya. And then module 6 is chapter 2 and 4 only na student exercise 3 and 5. So wala nang, makita mo dito, module 5 should have chapter 4. Tapos module 6 should have chapter 1, 3, no? Na hindi na sinama sa problem set. Nabawasan siya. Hindi na several items in one module. So, tingnan nyo lang to kung ano itong mga to, then you can work on this. Now, remember, this has nothing to do with the exam, no? Kasi problem set to eh. Separate yan na requirement sa atin. So, don't say na, sir, next week exam naman natin eh. So, separate yung problem set submission doon sa exam assessment yon. So, kahit na nilipat yung exam next week, you still have that schedule for your problem sets na on or before November 19, no? Yung schedule natin na-extend naman eh, na-move yung mga ano, mga deadlines dito. Ayan, so sa mga nagtatanong, pwede naman na kung kasi may nagre-request minsan na sir, may hindi walang internet or whatever, may mga problem sa ano sa place. So nagre-request ng extension. I provide extension. Kung hindi nyo kayang i-submit, just email me. No? Then I'll just allow it na mag-submit kayo later than the deadline kung valid naman yung reason nyo. Ayan. So please, kung meron kayong, wag lang basta hindi nyo nagagawin, then give up. No? Kung hindi nyo magawa, just email me. Now then kung ano yung problems, and then I'll give naman ano parang time for you to finish the modules. Ayan. Okay, so balik-balikan niyo lang palagi itong ano itong opting ginagawa dito sa Moodle. Okay, so may time duration ang exam syempre, no? In normal kasi, di ba, sa normal, when you take the exam sa klase, you have 2 hours
in the exam. So supposed to be yung exam natin for good for 2 hours. Then yun na nga, since online siya, actually you have advantage over yung meaning yung advantage over yung kung pupunta ka sa lecture hall para mag-exam. Unang-una, you'll have the resources with you. Hindi ko naman sinasabi na bawal mag-open notes during the exam. That means na while taking the assessment, you can still have the module with you, the solved problems with you, a book with you. You're allowed to do that. So parang ano siya, maluwag. And kaya nga siguro ito yung reason bakit maraming nakakauno sa physics ngayon. Dati kasi kalimitan 3 ang grade, bihira yung bihirang mangyari na may 1.25, 1.5 sa physics, kalimitan 3 or even hanggang 5. Pero ngayon majority na sa 1, 1.25. Yun na nga kasi ang reason is during the assessment, maraming resources na available sa estudyante and you can work on them while taking the exam. Ang hindi ko lang inaallow is makipag-communicate during the exam with your ano, yung tawag dito, classmates, no? Kasi pwede kayong mag-chat-chat habang nag-e-exam, which yeah. So I'll just trust you on that kasi there's no way of me checking on kung habang nag-e-exam kayo ay may kausap kayo na sabay kayong nag-e-exam. Of course, I can check that later. Kung natapos na yung exam, I would know which of you have taken the quiz at the same time. Kasi may record naman sa Moodle kung sino yung nag-exam, anong number na siya doon sa exam. Okay? And also, yeah, may time doon. So malalaman ko kung sabay kayo. And then sabay kayong sumasagot. But the exams are actually ano, random naman yung ano items. Hindi siya pare-pareho for each one of you. Yon. Then of course, pwede ka mag-Google during the exam. Pero yeah, pag ginawa niyo yon, you can maybe find out what's the answer by Googling the question. Ganyan. Kaya lang, sino ba yung niloloko nyo kapag, or yeah, fool nyo kung gano'n ang ginagawa nyo. Kasi mangyayari talagang para sa grade lang yung ginagawa nyo. And you'll not be learning na kung gano'n. Kasi hindi mo ginagawa yung nag-enroll ka sa UP. But then hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin as a UP student. But anyway, it's still up to you. But I'm trusting everyone na doing their work kung exam on their own. Ayan. So honesty naman yun eh. Honesty is the best policy pagdating dito. Ayan. So if you have other concerns, just ano lang, i-chat nyo sa akin, email nyo if you have problems, no? Kung meron man kayong gustong erase na ganyan, just email me. And I'll try to solve kung ano man yung problem na related sa klase, of course. So, ganun lang. Kasi kung hindi namin marireceive yung mga ganyan, so we would not know. Ayan. So, yun. Now, based sa mga previous ano natin, tiningnan ko kasi yung inyong ano, tawag dito, yung inyong performance do sa previous, no? So sa previous, let me see, do sa previous natin, yung ginawa nyo, medyo ano naman, maganda naman kasi matataas yung nakukuhang grades ng bawat isa. I think kasi ang 20 each of the yung sa modules, no, yung hindi yung ano, hindi yung review but yung submission nung sa assessment nung ginawa nyo to. Ayan, yung mga kumuha ng quiz, eto naman siya. So
do sa module 1, 28 attempted, so merong hindi, 31 kayo supposed to be. Second, 30 siya, so may isang hindi. Third, 29, so dalawa na, yeah, dalawa. I'm not sure whether kumpleto pa yung 31, baka out of the 31 na nasa Moodle, may meron ng nag-drop. I think may nag-drop na isa. Kaya 30. But anyway, based sa ano dito, sa scoring nito, mataas. Para mga out of 20 kasi yung items eh, for each one. Para mga 18. 18 naman yung parang average. I think 16 yung mababa tapos 8. Yeah, but an average mga 18 out of 20 yung nakuha doon sa tatlo. So mataas siya, relatively mataas yung performance nyo. Yeah, ganyan. So we'll see that for the next few modules kung mataas pa rin yung rate nyo for submission and for the yung pagkuha ng tamang sagot doon sa mga modules. Ayan. Okay. So next week, as I mentioned, we'll have the assessment for 1 to 3. Okay? So very late na yon kasi first quarter yun eh. Half sem, lampas na tayo ng half ng sem. Tapos yung susunod na week, yung 4, 5, and 6. Okay? So duration, time duration, mga 2 hours yung ano nyo. But the exam would be open maybe for 3 days next week. Para you have more time, hindi lang isang araw. No? So you have parang option what day to take. Tapos, para kung may problem kayo sa internet din, hindi ka naman siguro magka-problem ng 3 days sa internet. Na ganyan. Okay? So, yun. If there are other concerns, i-chat nyo lang sa akin. So, ngayon, kung babalik tayo dun sa ating ginagawa, which is ito. Unless meron kayong ibang gustong gawin, no? Na i-discuss. So ngayon, ang topic natin, dito na tayo sa module 6. Yung module 6, medyo mahaba yung module 5, no? So, reviewin nyo yan hanggang chapter 4. Complicated na talaga yan. Tapos, so module 6 is on charges, no? And electric field. So, ang concept dito is, ano na siya, titingnan mo na yung mga ano, yung, kasi di ba sa atomic structure natin, yung parang mangyayari nito sa loob ng, ano mo, okay, sa loob ng ating body, titingnan natin yun sa ating outline. Oops. Sana yun. Ayan. So, meron tayong parang supposed to be nung nagawa, composed of atoms. So, meron tayong ngayong positive and negative charges for each one of us or any material. But then, normally, neutral yung charge natin kasi yung number of positive and negative charges natin almost the same. But some of you would be charged depending sa situation. Ayan. Now, base dito sa mga studies, nalaman na yung charge, yung presence ng charge ay sa mga particles na nasa loob ng atom. So, you have the proton and neutrons na yung neutron, neutral, and then the negative charge comes from the electrons in a cloud around the atom. Kaya siya cloud kasi we don't know where they are. But they are in the vicinity of the atom and we cannot pinpoint exactly where they are in space. Okay, parang ganon. So yan yung nagiging cause ng positive and negative charges natin na supposed to be neutral. Na kung merong imbalance, meaning minsan mas marami kang proton or minsan natanggal na ng electron yung atoms mo, then you become positive or negatively charged. At dito pumasok yung concept ng sa electricity and magnetism. Due to the imbalance of the charges, kailangan na i-balance ng nature yan eh. So in doing so, magkakaroon ng mga transfer ng charges in the body
para ma-balance, kasi ang tendency is to make things simpler. And therefore, kung may church body ka na nag-come contact with another body, lilipat yung charges mo para mag-balance. Okay? Minimal energy ang ginagawa ng nature. And so dito pumapasok yung concept ng ano ng mga charges na which you can separate by some things like by rubbing them together, by placing them in contact or not contact, or by induction, you can transfer charges to one another. The very classic na ginagamit dito yung concept ng, although itong nirarab mo, no, kala itong experiment na to, yung meron ka daw rubber, tapos may glass ka, tapos irarab mo siya ng silk, ganyan, etc. Tapos magkakaroon ka ng positive and negative charges. This really parang American or something na ano, kasi we don't usually have this in glass or in ano, yung rubber na rod or glass rod, no? Ang alam natin sa experiment natin, usually mga ano lang, foam, ganyan. So when you rub them together, yung hair mo at yung foam, magse-separate yung charge. Kasi nagta-transfer yung mga electrons para maging charge yung object mo. And so, ito yung pinag-aaralan ng chapter 1. No? Ang idea nito, that nung yung nag-assign lang sila ng negative at positive, it so happens na yung negative na in-assign nila na sa charge, ayun yung naging sa electrons. And so, yung ang nag-move ay yung negative charge kasi yun ang electrons ang natatransfer, not the atoms themselves or yung positive. Yun yung idea. So by rubbing, you transfer the electrons. And of course, since electron ay negative, pag nag-transfer siya, yun na nga, magkakaroon ka ng difference in charge sa kabila. So dito, pinapakita, for example, na you can charge or transfer the charge either by rubbing, by contact, no? So habang nirarab mo yung material, lumilipat yung charge sa kabila, or you can do it by induction. Yung induction, that means na there's no physical contact with the material that does the transfer, pero you are doing some contact pa rin, no? By grounding one. So anong nangyayari ngayon, kung sabi dito sa figure, unang drawing on the left, to. Yan. Yung nasa left side mo. So, equal ang distribution in a normal ano object, equal yung positive and negative. Kaso pag nilapit mo daw yung isang charge body, yung may charge na siya. Okay, so sa induction, kailangan hindi neutral, no? May charge na yung isa. Okay? So that means kung parehong neutral, pag pinagtabi mo, wala mangyayari. Kasi unless na polarize mo yung material na nasa isang side maraming positive, kabila maraming negative. Okay? So, example dito is kung nilapit mo daw yung maraming negative, internally doon sa neutral body mo, constant pa rin yung charge, total zero pa rin yung net niya. Kaya lang, mababagi yung distribution kasi ma-attract daw yung o ma-repel yung mga electrons sa closer to the negative dito, ma-repel yung electrons, no? Therefore, leaving more positive on one side, mapopolarize yung object mo. Maraming positive malapit do sa negative na body. And then, maraming negative naman sa kabilang side, popolarize yan. Okay? So, naghihiwalay lang, but the total number would be the same. Tapos, ang ginawa dito is, what if you touch the body while that is happening? Yan, hinawakan mo. So what will happen, you'll have a parang short circuit dito wherein charges would flow to your hand or to the ground. And pag tinanggal mo to, no, parang nangyari, na-attract yung mga positive dito. Hindi niya alam sa likod, umaalis yung mga negative. Parang ganun, no? Pero hindi naman totoo, ganun. Simplified version. So what happens is, pag tinanggal mo yung pag-touch mo dito afterwards, nakatakas na yung ano mga negative do sa body mo nang hindi alam nitong mga positive, yung partner nila wala na, tumakas do sa likod. And therefore pag inalis mo yung pag-touch mo, magmi-missing na ngayon yung negative, kulang na. Ganyan.
So what will happen is magre-redistribute tong mga to pag nilayo mo to. Kasi pag malapit, nabawasan na yung mga negative. Okay? Itong ito may meron siya na attract sa ibang partner to dito. Okay? Pero pag inalis na to, what will happen is mag-uniform distribution na naman yung ano mo, yung particles mo at magkakaroon ka ng excess ngayon. Na opposite nung initial na charge na nilapit sa kanya. So, magiging positively charged ngayon yung body mo. Yun yung idea. So, with that, dyan na yung pumasok. Meron ka na ngayong charge distribution. May charge difference ka na. No? Meron ka ngayong body na may positive, body na may negative. Then, you can do a lot with that. Ngayon, nahiwalay mo na sila. So, dito pumapasok yung studies natin na pag naghiwalay na sila, anong mangyari? For example, pag-charge na siya, makaka-attract na siya ng iba, material. So, sa electrostatic, makikita mo nito na kung meron kang charged body na, tapos nilapit mo sa neutral body, ma-attract na naman yung neutral body. Ngayon, pwede na siyang mag-move. Okay? Ganyan. Tapos, kung pagkoconnectin mo na yung dalawa charges mo, pwede na mag-flow yung ano mo. Pwede na mag-flow yung charges mo, which is the topic of the next chapter. Or kung hindi pa siya nagpo-flow, magkakaroon siya ng interaction. So, ang ginawa ni Coulomb, for example, nung nag-aaral siya tungkol sa mga charges na na-distribute, so what, after na mapaghiwalay niya yung positive sa negative, ang ginawa niya, chinarge niya yung sphere, and then nakita niya na nagkakaroon ng interaction. So, gumawa siya ng system na may torsion balance, yung parang thread na nakabitin na pwede mag-twist, no? Very, very, ano to, sensitive. And then, gumawa siya ng dalawang charge body na nakabitin na parang balance yan. Now, pag nilapit niya yung isang charge body, nag-move o nag-twist yung, ano, yung fiber mo. Depende doon sa charges noong pinaglalapit mo. And dito niya nalaman na it's got this some property na merong effect yung distance, may effect yung charge. At nagawa nga niya yung famous equation. The charge multiplied together divided by the square of the distance of separation. And if you multiply it by a certain constant called the Coulomb's constant, you get the force. Okay? So ganito yung lumabas niyang equation. This is an inverse square law force na inversely proportional siya sa square ng distance. Now, this is a normal parang form which na-discuss din sa mechanics doon sa Newton's law ng gravitation, universal law of gravitation, na two bodies with masses would tend to attract each other with a force that is proportional to the product of the mass and inverse of the square of their distance. So, ngayon, charges na siya, but still, ganun din yung behavior ng force, inverse square law. Na, and then, yun na nga, yung kanyang magnitude would depend on the magnitude of the charges. Ganyan. So, base dito, pinag-aralan doon sa experiment ni Coulomb, yung nung in-experiment niya to, using distortion balance, nalaman niya yung value ng constant niya, yung K. Na hindi pa ganitong ka-precise. So, yung 8.98, 10 to the 9, Newton meter square per Coulomb square is the constant that will allow you to compute the force of attraction or repulsion given the charge in Coulombs and given the distance in meters. So, yan. And this is what we are doing. And then, later, they found out that this constant K can be represented by another constant, epsilon sub O, which is the permittivity of space. Yung E sub O is permittivity of free space, kung parang in vacuum. And nakita nila na it is related to the K of Coulomb by this factor, 1 over 4 pi. Ayan. And they found out that this epsilon is more parang ano siya, constant, universal constant, parang ganon, than the K. And it has a value of 8.85 to the minus 12 times 10 to the minus 12 Coulomb square per the opposite.
Newton per meter square. And epsilon sub O is, para nag-a-appear siya in several mga equations sa physics, which is, basta gumagamit ng ano sa electricity and magnetism, makikita mo tong constant na to. Kasi this is the permittivity of free space, which allows the forces, no? No, parang, or allows the interaction in space. Ayan, so yan yung ano, yung concept. And from this also na kuha mo rin yung using Millikan's experiment, nakuha niya yung value ng E, electronic charge. How, what is the charge of one electron, for example? At nakita niya ang Coulomb is a big number, and yung Coulomb, sa Coulomb nalaman niya na one electron would have a very small charge, 10 to the minus 19 of a Coulomb, very small. No? Very small yung charge. Kasi yung one Coulomb is very, very large. Very large in terms of magnitudes. If you compare that to, let's say, yung Newton, doon sa kay Lonnie Newton, yung sa gravitation, one Newton is very small in terms of magnitudes of things. Pero yung Coulomb masyadong malaki. That's why we are using micro Coulomb in most of the measurements. Picocoulomb, microcoulomb, and so on. Ayan. So yan yung diniscuss. Then dito, you can now look into problems like application nito kung alam mo na yon. For example, dito, if you look at two objects, for example, close together, say a proton and an electron, and then you compute the force using Coulomb's law, no, you will get around 8 × 10⁻⁸ newtons. That will be the force of, say, attraction or repulsion between two particles. Kung meron kang electron and proton, at so attraction siya, you have about magnitude of 10⁻⁸ newtons of force. But if you look into the gravitational part of it, yung sa mechanics natin, and if you compute for the attraction of the part that those two particles, considering only the masses, not the charge, you'll end up with a 10⁻⁷ newton na factor. It's very small, no? So if you have two electrons and if you have a proton and an electron, almost negligible yung kanilang force between them due to gravitation, 10⁻⁷. Pero malaki yung force nila comparatively do sa attraction or repulsion using yung sa electric force, 10⁸. And the factor is really 10⁻¹⁹. No? Imagine 10 with 38 zeros. That will be the ratio. Very large yung electric force compared to gravitational force. So ito yung mga studies na ginawa. And with that, you can now look into what, since for may forces ngayon sa body, and yeah, for forces parang sa mechanics, parang vector. And we know that in vectors, you always look at the net nila or yung resulting force in this case. So if you have more bodies involved, then you always compute for the net attraction or repulsion of the bodies. Hindi na lang kung 10 forces ang involved. You just make it easier by knowing the net force. And then that net force is the one that you look at, and yun yung pinag-aaralan mo yung effects niya on the body. And so in this case, pwede ka nang ngayong maraming distribution ng electrons or protons or charges, and then pwede mong pag-aralan yung properties noon. Yun yung ginagawa natin. Yan. And so you can now get resultant forces if you have two or more, and apply what we have learned in terms of vectors. No? I-add mo lang yung X and Y components, then find the final. Now, but this time you have to consider yung length ng vector or length ng forces mo and the distance between them. Ayan. So ganyan yung topic.
na pinag-aaralan doon sa ating modules. So, yan yun, no? And of course, ang concept dito is kung mayroong force in between particles, paano nangyayari yun? Saan nagdadaan daw yung force? Paano nagkakaroon ng interaction? And ang isang nakita, naisip nila na why not put something, a property on the space between these charges para to answer that question, paano na-transfer yung force? And that leads to yung concept natin ng fields na yung around the particles down na charge, merong tinatawag na electric field. Ayan. So, yun yung sumunod na chapter. So, ngayon, yung chapter 1, parang ano lang yan. Wala ka pang idea ng theory. Tinitingnan mo lang yung nangyayari when you have positive and negative charges and neutral charges, what happens to them if you make them in contact or have them close together. Okay? So, yun lang yun. Pero yung chapter 2, dito na yung nung ginamit na ni Coulomb yung kanyang nalaman at yung na-compute niya, nagkaroon ko ng quantitative measurements ngayon. No? Quantitative na siya. So, hindi mo lang parang dinidescribe yung nangyayari, you can now do measurements. So, dito na pumasok sa chapter 2 yung mga concept na yon. Ganyan. And from that, you can now, as I describe, pwede ka nang mag study ng mga interactions ng mga positive and negative charges. Yan yon. So, yun nga, yung chapter 3, nag-provide na siya ng concept ng ano nangyayari sa paligid ng charges mo. And that is the concept of the electric field. And then, pumasok yung concept ng field lines. So, kung meron kang electric field, ano na ngayon? Nangyayari. No? So yung electric field lines parang ano lang siya, conceptual na or imaginary lines na sinusundan ng mga charges kung nag-i-interact sila. So with that, you can look into sa topic on fields and electric field lines. So may mga book naman, ang kaya nga maganda get a book as I've mentioned. Na kumuha ka ng book to understand this concepts, no? So dito pinakita lang na surrounding daw the particles you would have a field, and the force acting between the particles are actually parang interactions of their fields. You can really do it quantitatively, so you can measure the electric field in the surroundings, but if you know the forces between them, you just divide by the charge of the other one, you should be able to determine the electric field around the surface, which interacts with your particle. So ang ginawa nila, meron kang source charge, for example, in this drawing, ito, this one on the right. Ayan. So to test kung merong field around, you provide a test charge. So mailalapit ka na isa pang hindi mo malalaman ang property ng material mo, yung force charge mo, if you just look at it visually or whatever. Na kailangan mag-test ka, to test you introduce another one. And you call that a test charge. So usually a test charge is positive. So you just test it by placing that test charge closer to the thing that you're studying. Then, kung anong mangyayari sa test charge mo, you will understand what's going on your source charge. So, kung positive yung test, yung body mo na tinetest, and then nilapit mo yung test charge mo, which is, you know, it's positive. So, the force that you can measure will determine the property of that unknown or that source charge. In example, kung nilapit mo yung test charge, nag-experience siya ng force in the opposite direction, palayo, then that means na that source must be positive kasi nag-repel. Ganon. Doon sa test charge mo. Ngayon, kung negative yung source mo, negative, hindi mo alam, nilapit mo yung test charge mo pero na-attract,
then pwede kang mag-conclude that the source, the unknown charge is negative kasi na-attract yung positive test charge mo. Of course, that is the nagawa mo yung conclusion na yun kasi you have a notion that yung dalawang same charge would repel tapos yung magka-opposite would attract. Kaya ka nag-conclude ng ganon, na nalaman mo yung other charge. Ganyan. So, yun. And of course, para ma-explain mo yan, you now present the field around. Okay? And if there is now a field in the space, in physics, you can study just the field, not the source of the field. So, pwede kang ngayong mag-introduce, look at space itself, no, na may field, and then you just provide another particle and study the behavior of that particle in that field, so you don't have to worry about the source of the field anymore. Parang dati pinag-aralan mo yung body mo, no, yung unknown, using a test charge, nilalapit mo, nilalayo mo, including the unknown. Pero ngayon, since alam mo may field na siya, you can now study the fields without looking into the source. And since field na siya, you can now look at different configurations. For example, pwede mong sabihin, what if the field is constant or uniform? And since it is, ang field mo ay may direction, kung positive siya, outward siya dun sa particle mo, no? Ipupush niya yung object mo. Kung negative yung particle mo, na source, i-attract yung test mo palapit. So, yung direction ng movement mo o yung force mo gives the direction of the field going out or in. And if you can have that, you can have uniform fields pointing to a certain location na pare-pareho. And now you introduce your mga particle mo into that field. So, yun yung concept nitong pinag-aaralan natin. Okay? Ayan. So, we'll have more of this discussion, but what I want you to do is read the module and get some materials like this, yung books like this na available naman, you can find this, no? And then so that you'll have a reference. Ganyan. Okay, so time na tayo, it's already 10 past 10. Now I'll end this. Okay.